lang. So, as of now, may gagawin tayo. Magluluto tayo ng ginataang kabayo. Hi, Tanette. So, we're off to our kitchen right now. Let's go. So, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa pag magluluto tayo ng... So, pinapaano pa siya, pinapahumok or parang pinapakuluan pa yung karne kasi napakamatigas ng karneng kabayo. So, babalikan ko kayo pag natapos na yon kasi pinapakuluan pa namin. Nakita niyo naman, may apoy doon. So, we'll be right back again. So, these are the ingredients that we need. First is sibuyas and garlic and luya. So, tatatarin ko muna to for ready na siya. Si luya. So, dapat hugasan yung mabuti ha. Inugasan ko na to. Anina. Pakit. Yan ang nais. Ito yun, sibuyas, garlic, saka luya. At tatapusin ko lang to para pagdagamitin na ni Papa para pang timpla, meron na siya. So, as of now, pinapakuluan pa yung karne kasi napakamatigas pa niyan. So, babalik ako, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ito na natapos na ito yung tuyo, tsaka yung suka. And, natapos ko ng adarin. Papakita ko sa inyo yung ginataang or pinapakuluan na karne. Yan. Pag malabot na ito, ready to cook. So, I'll be right back. So, nandito na siya. So, malambot na. Hinaon na siya sa kalaha kanina. So, ito na. Hugasan na siya. So, malambot na yung karne. Oh. So dapat pag maghugas kayo dalawang or apat na tabo para malinis talaga. Nagisahon nyo? Sige. So ready na yung kalaha. Tapos naman yung hugasan, so ready na nating lutuin. So lagyan lang ng maliit na oil. Tansya-tansya niya lang. So, ilagay na yung ahos. Bawang. Bawang. Or bawang sa Tagalog. Or garlic sa English.
So, pag magluluto kayo, dapat unahin niyo yung garlic kasi mas madaling maluto yung sibuyas kaysa sa garlic. So, nilagay na yung ano, sibuyas. Sibuyas sa kahoy. Tingnan mo na ma-brown-brown. Lagay mo na yung marinated na kaning kabayo. Nilagyan na yan ng suka tsaka tuyo. So, mix mo lang yan ng maayos. So, nilagay na yung minarinate na karne. Kapaluya ko. Sana, anay ko ang sa tono. So, nilagay na yung luya. Katapos, mix mo lang ng mix. So, takpan mo lang. Then, hintayin mo lang yan kumulo ulit. So, ready na yung ginataan na lubi. Ano? Kasahon na kumot? Kasahon na? Kasahon? Kasahon na kumot ka? Tansya-tansya nyo lang tubig na ilalagay sa ginataan. Kasi kukunin yung ano yan eh, sapal. Sapal sa Bisaya. Tapos yung milk or yung water lang yung kukunin dyan. So, sinasala na. So, ito yung gagamiting panggata. So, yung mga itim-itim dyan, yun yung mga lubi na baka akala nyo madumi yan, hindi yan madumi. So, ito na siya, oh, yung kumukulo na yan. So, minix-mix lang yung maayos. It's very delicious. Takpan. Ilalagay niyo yung ginataang lubi. Yung. Okay, mix mo lang. Maayos. Then, lagyan mo ng bitsin. Depende, chanta lang mo yan. Gawin mo yan sa bitsin. Depende yan sa'yo kung gusto mo yung maasim or maalat or yan. Asin, tsaka bitsin. Mix mo ulit. Kamila. Yeah. Takpan ulit tsaka pakuluan. So pwede mo rin lagyan ng sili kung gusto mo talaga yung maanghang. Depende yan sa iyo. Yeah.
napagana kasi yung sili. Wow. Yun yung ginataang kabayo. Ah, tingnan niyo kung gaano kalambo. Ah, sarap. Mga unta ninyo. Sarap talaga. Super. Tas maanghang ka ka. Kasi nilagyan namin siya ng ano? Ano? Yan! Sarap. Mas masarap yung ano. Malapit sa buto. Malapit ko maubas yung isang pinggang luto. Masarap talaga. Sarap talaga. Super. Hindi kayo magre-regret. Sarap talaga. Nagpawisan talaga ako. Guys, busog na talaga ako. Thank you for watching also from the top of this video. Thank you very much. And guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Sana nabusog din kayo sa pagpanunod sa akin. So, short lang. Try nyo din sa bahay nyo. Bili kayo ng isang kilong karneng kabayo. Tapos gataan nyo. Napakasarap. At lagyan nyo si para mas magalang pa inyo. Ubus talaga yung isang pinggang kanin. Last over. Bye guys! See you in my next vlog. Thank you for watching. Bye!